boss house. Magsusundo ako kay alaga ko. Pero bago ako magsundo sa alaga ko, kasi 6 o'clock siya lalabas, dinalhan ko na siya ng dinner ito. Kasi hindi na siya pupunta sa bahay ni Lola. Diretso na siya sa bahay nila. Sa bahay ng amo ko. So, pagkasundo ko, doon na siya dediretso. Palikuan ko na siya. Tapos, pakainin ko na siya ng dinner habang hinihintay ko si amo ko na darating mga bandang alas 7 bago ako lalabas. So, andito tayo, guys. Ayun. Andito pa ako sa building ni Lola. Tapos, mamaya, dadaan ako sa bahay nila amo. Tapos muna natin Delta. Hello guys, still walking pa ako. Katawid na sana ako dito banda, kaya lang may pulis na dalawa dun sa dulo na daanan ko, kaya pupunta ako dun sa mismong tawiran. Baka mahuli tayo, 610 yun. So ayun, pupunta pa lang ako sa bahay nila amo. Hindi ko na iba-vlog yung paglalakad ko sa bahay nila amo. Yun, na-vlog ko na yung dati. So, magpo-post ulit ako. So, ngayon guys, dito na ako sa building nila amo. I-ready ko na yung susi ko. Kasi kung minsan, pag walang security sa lobby, kailangan kong gumamot nitong card key. Pero pag meron naman, minubuksan naman ako. Tapos yung susi ng bahay nila amo ko na card key din. Ayun. Papasok na tayo. Ay, may security. Ay, papaalis na siya siguro. Thank you. Oh, open pala. So, dito na tayo sa building. Let's see, ticket po. Dito na ako sa elevator. Kamali ako ng pindot 4. Pero, 5 talaga guys. Pindot ko yung 4. Kanina kasi may nakasabay na akong bata, hindi ako nag-vlog sa buong elevator. So, nandito na ako sa bahay nila amo. So, pagpasok ko sa bahay nila amo, guys, talimik lang tayo kasi yung mata. Sorry. Lumabas ako sa 4 instead na 5. Napindot ko yung 4 kanina. Imbis na sa 5 ako pupunta. Tapos pagdating ng 4, bumaba din ako. Kaya pala nagtaka ako. Parang iba yata ang ano. Iba yung pintuan na pinuntahan ko. Yung nga pala. Bumaba din ako sa 4. Ayan. Pindot ko ulit yung 5. Ay, Diyos ko. Katanga-tanga talaga yung hinday. Ayan. Nandito na ako sa 5. Ito talaga yung bahay nila amo ko sa 5. So guys, dahil pagpasok natin sa bahay nila amo, may mata kagad. Kaya tahimik lang muna tayo. Ito yung parte. Lumalabas na yung number niya dito. Ibig sabihin, gagana na yung card ko. Nawala agad. Hintayin natin. Ayan. Ayan. Unlock. Walang ilaw. Hatid ko lang naman itong dinner ng alaga ko. Wait. Hatid ko lang itong dinner ng alaga ko. Tapos, ayan, nilagay ko lang siya dito. Ayan, nilagay ko lang siya dito. Ito yung bahay nila amo. Patay natin ulit. Tapos, patay natin ulit yung ilaw. Bababa tayo ulit kasi pupunta ako sa ano. Nag-lock na siya. Ngayon na yung bahay nila amo. Tapos bababa ako ulit para sunduin ko yung alaga ko. Ayan. Ito siya. Joey.
siguro mga 2 or 3 minutes lang yung lakad ko papunta sa school ng alaga ko. Chilo G4. Hello. Dito ko dada. Dito ako dadaan para sunduin yung alaga ko. Puro mukha ko yata yung nakikita nyo guys, no? Kasi hindi ako marunong magbak dito sa cellphone ko eh. Ay! Kapupo ko talaga. Lumabas ako doon sa ano, lumabas ako sa bahay nila ng amo ko. 5 minutes na itong video ko. Tapos ngayon 6 minutes and 36 seconds na sa Soo. Mga 3 to 4 siguro, nandito na ako sa school ng alaga ko. Pero dahil tatawid ako, minsan din natin naaabutan yung ano, green light. So, mahaba pa siya. Ganyan ko na lang siya guys. Ayan. May pulis. May pulis doon sa kamila. May pulis doon. Bus muna natin. May kikwento ako sa iyo guys. One time, tinawagan ako ng amo ko. Takbuhin ko daw yung alaga ko dito sa school nila kasi umihi. E syempre ako naman, takbo lakad niya may ginagawa ako. Wala akong pakialam kung naka-red or naka-green yung light niya. Tumawid ako. May police pala. Pero, dahil police din yung sir ko, tinawagan ko lang siya. Although, mga 1 year na yata nangyari yun eh. Police din yung sir ko. So, tinawagan ko lang yung sir ko. Pinakausap ko. Sinabi ko yung pinausap ng sir ko. Ayun. Imbis nagmamadali ako noon, natantan pa ako, pero saglit lang naman din nung tinawagan ko yung sir ko. Pinalabas ay pinaalis nila kagad ako kasi alam nilang pupunta ako sa alaga ko. Nandito na ako sa school ng alaga ko. Ayan, doon sa loob. Kasi sabi ng sir ko, Maria, if you have a trouble, just call me. Palagi niya kasi sinasabi yan sa akin. Pero syempre yung mga trouble na related sa work, hindi yung trouble na pang sarili ko, which is di ko naman ginagawa. Pero one time lang naman nangyari yung task. Wala pang tao. So dito muna tayo guys. So dito ang ano, dito ang hintayan, andun yung pila. Regular, kasi ang labas ng alaga ko talaga is 4:30. So marami akong mga friends din naman dito na groups ko na kaano ko pag nagkaano, kaya lang ngayong araw kasi na to is may dance lesson yung alaga ko kaya late siya. Ayan. Late siya lumabas alas 6, so wala na yung mga parehas lang din ng alaga ko na alas 6 din ang labas, yun lang ang nandi dito. So guys, dito naman tayo. Nakita nyo yung guys, yung ayun yun, hindi ko alam kung halata dito. I-zoom natin, hindi yata ma-zoom. Ngayon nakita nyo yung yellow building na yan, na parang may green, blue, at saka red na ano, na ano dyan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yun yung ano nila, yun yung opisina ng newscaster dito sa Macau. Yung pinakamalawak na nagbabalita dito sa Macau, yun yung sinasabi namin, TDM News. Ayan siya, nasa harap lang sa high school ng alaga ko. Wala lang guys, sinabi ko lang. So, bye-bye!
Hanggang dito na lang si Inday. At maya maya magsunduan na. So bye bye guys. God bless sa inyong lahat. Sana okay tayong lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Always pray, pray, pray and pray sa lahat ng mga tumaranas ngayon ng trials. Hindi ibibigay sa atin ng Lord yung alam niya hindi natin kaya. So keep praying lang guys ha. Just like me. Oh, bye!